Hello, hello, hello mga ka-friendship, mga kababayan, mga kapatid around the world. Kumusta, kumusta po tayong lahat? It's me, Mami G in UK here once again. Before anything else, mga ka-friendship, ang pag-uusapan pala natin ngayon sa aking video is tungkol sa relationship between your British husband or maybe foreigner husband for those people who are married, for those Pinay who are married with other nationalities, Americans, Australians, or Canadian, maybe as makaka-relate din kayo. So before anything else, I would like to introduce myself for those people who don't know me yet. I am Pinay, Bisaya po ako. So I just prefer to speak in Tagalog so people can, so other Pinays from other parts of the Philippines will understand me. But anyways po, so when I met my, so I'm married with my British, with a British husband. So we are here now, nakatira na po kami sa UK, and we've been here for like over 5 years na. And yeah, we've been married for like 6 years, 2015. I moved here 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21. 5 years na kaming married. Talagang nagbilang in front of you. But anyways, yeah, so 5 years na kaming married. But we've been together for like 7 years, I think. So I first met him 2014 sa Pilipinas, and of course, just like the most common, I met my husband through online, through Date in Asia. So anyways, moving forward, so at that time I was a single mom, so I had two older boys. That time I think they were like 9 and 11 years old. And so when I met my husband is a purely single and very much available. Hindi siya never been married, and wala din siyang anak. So anyway, so seems to be like for me, medyo I feel so blessed. Well, I am really blessed to have found him. And pero yun na nga, kasi karamihan or most often puro may mga divorce na, mga divorce ang mga lalaki at saka may mga anak. So I thought like I would say na pinili ko siya, but then prior to him may mga marami din akong nakakausap na I was hoping that time na sila na. Pero may mga anak din, so it wasn't really like na naglagay ako ng criteria, no? But then I believe that it was really God na nagdala sa akin, sa aking asawa. Kasi iniisip ko, paano kaya kung I ended up with somebody na may anak din at saka may anak ako, parang it's gonna be quite difficult. But anyways, yun na nga, so I am so blessed na kapag asawa na I met my husband who's really single and never been married at walang anak. So we've been together. So pumunta siya ng Pinas for 3 times, and then and the third time yun na yung nagpakasal kami. We had a church wedding, but then we also had our civil wedding here in UK. So 1 year lang po ako, nauna po ako dito because I got pregnant when my husband went there for the third time when we got married. Bago yung kasal namin, nabuntis po ako kasi 3 months po siya nagstay sa Pilipinas. So nabuntis ako, and then when I moved here, I was already 7 months pregnant. So muntik na akong hindi pinapasok sa Philippine Airlines, but I was so glad and na natuloy naman. So I gave birth here in UK, and so now we have a little one at 5 years old na siya, at babae. So yun na nga mga ka-friendship. So we've been through a lot, and hindi naging madali para sa akin ang buhay dito, and I'm sure hindi din naging madali sa asawa ko. So after 1 year naman, after 1 year of staying here in UK, prinasis na namin yung visa ng mga anak ko, kasi nga sabi ng asawa ko, because my plan that time, 3 years pa sana ako magstay dito, mag-iipon muna ako bago ko sila kukunin. But because my husband
ano, naawa sa akin kasi almost every day ako umiiyak kahit na nagkaanak na kami. I just feel so, you know, namimiss ko lagi yung mga anak ko kasi we've been always very close. You know, alam mo yun, yung they grew up with me. Hindi sila nahiwalay sa akin ng matagal. So that was the very first time since birth nila na nahiwalay kami ng ganun katagal, for over 1 year. Kasi 1 year ako ng 2016 October, dumating sila dito or sinundo ko sila sa Pilipinas ng December. So, dito na sila nagpasko. So, ng 2017, if I'm not mistaken. So, no, 2016 December. So, they move here. And yun na nga. So, at first, it was okay. But then, later on, medyo andun na yung mga adjustment period na may mga hindi na pagkakaunawaan, kasi nga of course 3 of us are Filipinos and we all eat rice, and whereas my husband is parang at that time na feel niya na ano tawag noon, yung parang na ano ba, yung nag-iisa lang siya because yun na nga kasi lahat kami Filipino and we prefer eating Filipino foods. And so yun, medyo at saka of course the culture shock as well for all of us, for me and my boy. So medyo yun talaga nahirapan, and I would say at that time parang naka-focus lang ako sa ano namin, sa pinagdadaanan naming mga anak ng mga mag-ina, whereas hindi ko naisip na nahirapan din yung asawa ko bilang even though he lives here in UK, even though this is his country, but living inside one roof with 3 Filipinos at saka iba siya, purely Briton na yung culture niya, is very much different, and as well as pinapamper ko masyado yung mga anak ko, whereas siya he grew up with a very independent, so 16 pa lang umalis na siya sa bahay, and also he grew up with a broken family, yung nanay at tatay niya nag-break up, and so ano siya, yung parang he was never very close to any of his family, and even though may mga half brothers siya in both sides, hindi siya nagkaroon ng chance na maging close sa kanila. Anyway, so it was really very difficult, and I would say na sobrang nahirapan ako at that time, and nahirapan din mga anak ko. Pero yun na nga, I never thought or never considered his feelings, so na-overwhelm ako sa amin kung ano yung nararamdaman namin. But then so lumala muntik na kaming magkahiwalay, and probably I would say na kung hindi lang dahil sa anak namin, sa nag-iisang anak namin, probably nag-gumib up na agad ako. But because I always iniisip ko lagi at that time, during those times na we were struggling sa relationship namin as a family, iniisip ko that time that the reason why na nandito kami sa UK is because I asked God for a family at that time, and kaming tatlo talaga, we always prayed together na one day God will send us somebody na to complete our family, that will accept them and love them. Pero yun na nga, I would say na of course love ako ng husband ko, and kasama na yun sa first time pa naming nagkakilala online, I was very open straight away na may anak ako, and na package na yun. If he wants me, if he wants to marry me, he has to accept my 2 boys as well, they will come with me, hindi ko sila iiwanan, and he agreed with that. And yun na nga, kinuha sila ng mga asawa ko after 1 year. But then again, it wasn't a very easy journey for all of us. So muntik na kaming nagkahiwalay, marami kaming pinagdaanan na hindi maganda, to the point na nagka-physicala na, na nasaktan niya ako physically, and I don't blame him, because of course at that time as well is ako, yung pride yung pinapairal ko, yung init ng ulo, yung parang kasi, you know, I grew up when I was still in the Philippines being a single mom trying to bring up 2 boys, parang
parang napakapuno ng stress ng buhay ko. And then when I met him, I thought everything will be fine. I thought, you know, like everything will be smooth. So yun, nung magkasama kami, I felt like hindi siya ganun ka open-minded when it comes to dealing with children and teenagers and as well as yung parang nag-focus lang ako sa mga negatives niya. So at that time as well, I felt like, oh, it's I felt like I made a wrong decisions of bringing my children here, and I made a wrong decisions of marrying him and things like that and moving here in the UK. But and then yun na nga, grumabi siya in the hanggang sa nagka-COVID and nagka-lockdown, and first time kaming talagang nakulong kaming lahat dito sa bahay last, I think, May or April last year. So talagang sobrang magulo, yung laging nag-aaway, laging mainit ang ulo ko, laging mainit ang ulo niya, and yun. So but then I don't want to give up, because I you know, I have always been prayerful, and I always wanna you know, believe na si God ang nagdala sa amin dito, and it was God who brought him in our lives. So sabi ko na lang, pinipray ko lagi, Lord, give me the strength na makayanan ko to. But then at the back of my mind as well is, I don't want to be with him or to stay for the sake lang ng anak ko. So kasi if I look at that way, maghiaway at mag-aaway pa din kami lagi, at and it's not gonna be healthy para sa anak ko, sa anak namin. So then I keep praying for God to guide me, and I really want to stay with my husband because I love him, you know. And but then yun na nga, later on, I am so blessed and grateful na God led me to a YouTube channel na hindi ko na maalala talaga exactly kung ano yung nakita ko. Basta I was like, I think I was searching for how to, you know, how to like a psychology, like a human psychology, like I want to understand myself, and I want to help myself to become a better person, to become a better wife in a way. I know, lagi kong sinasabi, hindi ko naman kasalanan, hindi naman ako masamang babae or something like that. But of course, sometimes, you know, we have to admit that we are not perfect, and they are also not perfect. So we are all humans, and so all I want to do that time is to learn how to improve our relationship as a couple, and our how to deal with the differences, and so yun na nga. So I was able to I found a YouTube channel na or content na it talks about personal development. So yun na po, doon na po nag-start, and I started doing the meditation early morning. So nag before I start my day, nagme-meditate na ako, and then I also pray. So I prefer to pray first when I wake up, and I chose to wake up ahead of my husband, but of course I want to make sure na bago bumangon yung asawa ko, I am there, bumalik na ako sa higaan para we can have time together to talk bago siya tumayo at magtrabaho. So yun na nga po, mga ka-friendship. So I did that for like maybe yung nakita ko yung changes was like after 1 month or 2 months of really doing consistent meditation very early in the morning, like 5 a.m. gising na ako and nagme-meditate na ako. Meditation is more of like, you know, like talking to your inner self, yung i-quiet mo lang yung ano mo, yung mind mo, and you visualize the things that you wanted to happen, like a happy relationship. So yun, so nag-start ng ganun. So then it really helped me a lot, and I started my day as well with prayers, like, you know, being grateful, always the gratitude practice talaga ako, nagpapasalamat ako every day sa blessings. So I start my day like
like maybe 30 to 40 minutes of prayers first. And then, you know, lagi akong nagte-thank you kay God. Thank you for everything. Tapos, hindi lang sarili ko ang pinipray ko, but the whole family and as well as my family in the Philippines and even my friends. So friends and whoever that comes up sa mind ko, yung pinipray ko siya. So, I did that every morning talaga, like regular siya na nagpapasalamat ako. Hindi yung kasi dati prayerful naman ako, pero I pray only like, you know, pagka may time lang or pagka nasa kung saan-saan lang ako, nasa bus, nasa labas, naglalakad or whatever. But this time, I made it regularly na before I start my day, I really started with the prayers and with the gratitude, thanking God for everything and also like thanking God ahead sa lahat ng mga gusto kong mangyari. Let's say for example, like gusto ko magbago yung asawa ko. So, ini-imagine ko na nagbago na siya. Na he's very loving, he's very kind yun. So, sa awa naman ng Diyos, mga ka-friendship talagang nangyari. And from then on, as far as I can remember, the first time na walang taaway, walang gulo, walang stress na nangyari is during the birthday. Yun lang kasi yung ang parang ano ko ba, yung mark na maalala ko na wow, we had a really good day during his birthday, 25th of October last year. Lumabas kaming lahat, we spent our day, we celebrated his birthday, doing some family activities, and walang naging stress, kahit umuulan, wala, everyone is happy, everyone enjoyed our activities, yun, so sabi ko, wow, grabe, and nag-effect siya, tapos yung parang nagbayad yung asawa ko, imbis na ako yung magsusurprise sa kanya, lang no issues about money na, yung ganun, so no, so yun na, so first then ng birthday ng anak ko, we usually argue about how I you know, prepare for the birthday, yun, naging supportive siya, wala na siyang reklamo, hanggang sa nagpasko, first time siya nag-offer na magpadala ng pera or ng gift para sa pamilya ko sa Philippines after 5 years of being here. Talagang doon na nakita ko yung changes and as well as nagkaano na, snowball na siya na, so until now we rarely argue, we rarely disagreed with things, lagi na kaming we are in the same boat na talaga always. So I'm really happy and grateful for that, and that's why I wanna share to other people, like, you know, kung ano yung ginawa namin, kung ano yung ginawa ko to make our relationship better. And also meditation helped me like calm myself down, helped me really like yung parang hindi na ako I don't react anymore. I think that's one of the best benefits that you can get from doing the meditation every day, yung kinakalma yung utak mo, and then whatever that you used to like react before na bigla na madali kang nagagalit or nagre-react, this time pagka nagme-meditate ka regularly, parang kalmado na yung utak mo, you don't easily get angry or annoyed with something. So iba na yung approach mo sa mga situation at saka sa tao around you. So yun. So I hope you enjoyed watching my video, mga ka-friendship, and I hope na you learned something from it. And I know it's still mga over 6 months na din kaming okay ng asawa ko, and I'm really hoping na ganun din ang mangyari sa mga Pilipina na nag-iisip or na parang na nadadown sa relationship nila, na nahihirapan na sa kanilang mga asawa, sa nahihirapan intindihin yung mga asawa nila. We have to remember kung ano talaga ang reason why we are here in UK and why we married our husband, and we have to, you know, be strong and find our way to make ourselves better first, you know, change ourselves better first, make ourselves better before we can expect other people to treat us better. So thanks for watching, guys. I hope to see you in my next video. Bye bye.